Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy mapawawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Sinasabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat at isa ang nagkakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman silang makakapakinig kung walang nangangaral? At paanong makapangangaral ang sinuman kung hindi siya isinusugo? Ayon sa nasusulat o kay inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita, ngunit hindi lahat ay naniwala sa mabuting balita. Ganito ang sabi ni Isaías, Panginoon, sino ang naniwala sa sinabi namin? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Ngunit ang tanong ko'y hindi ba sila nakapakinig? Nakapakinig nga sila. Sapagkat abot sa lahat ng dako ang tinig nila at ang mga salita nila'y laganap sa sanlibutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na naguulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang dakilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao." Noon di, iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ang kanilang ama at naghahayuma ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus, agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ngayon ay nasa 34 na linggo sa karaniwang panahon at sa araw na ito, November 30, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng isa sa mga magigiting na alagad ni Kristo, si San Andres, no? Saint Andrew. Pero sa ating mga Pilipino, pinagdiriwang din natin ngayon ang Bonifacio Day, si Andres Bonifacio. Parehong magigiting, isang alagad ng Panginoon ng simbahan at isang bayani ng bansa. Parehong matatapang, no? Parehong magigilas ito. Yun nga lang, yung pangalang Andres, kuminsan ho, ilano sa ating mga Pilipino, sa komedya, lalo na tinatawag na Andres Desaya o Ander Desaya, ito ay yung mga takot sa asawa. Ito yung mga taong mahihina kung tawagin. Pero kung titignan natin sa dalawang dakilang taong ito, si San Andres na alagad ni Kristo at si San Andres Bonifacio o Andres Bonifacio na bayani, nandun yung katotohanan ng katapangan.
Alam nyo, huling araw ngayon ng Nobyembre. At alam mo natin, pag sinabing Nobyembre, ito po ay ginagawa nating buwan ng katatakutan. Dahil nga sa pasok dito yung araw ng mga patay, isang buwan ho natin sa iba't ibang simbahan, kagaya sa Quiapo, isang buwan natin ipinamisa, isinama sa misa, inalala sa misa ang mga pangalan ng mga yumaon nating mahal sa buhay. Pero huwag kayong mag-alala. At hindi dapat isang buwan lang. Hindi dapat Nobyembre lang. Araw-araw, matapos man ang Nobyembre, tuloy-tuloy natin silang ipagdasal. Pero bakit naging buwan ng katatakutan? Eh kung titingnan natin, ang unang araw ng Nobyembre ay hindi po araw ng mga patay, araw ng mga banal. Kaya sinimulan ang buwan na ito sa araw ng kabutihan. At ito po'y magandang paalala sa atin. Nako, tayo ay susukatin sa katapangan natin, hindi lang sa dami ng mga taong natatakot natin at natatakot sa atin. Susukat ang ating katapangan, hindi lang ayon sa lakas ng boses natin, hindi lang ayon sa facial expression natin, hindi lang ayon sa laki ng katawan natin, ngunit ang gandang paalala na ang unang araw ng buwan na ito ay araw ng kabutihan at kabanalan. Saan ka matapang? Matapang ka ba sa pananakit ng mga taong mas mahina sa iyo? Saan ka matapang? Matapang kang magsinungaling? Dahil alam mong walang magsasalita? Walang magtuturo sa iyo? Saan ka matapang? Matapang ka dahil sa may pera ka, may kapangyarihan ka, may posisyon ka. Tanda natin sa ating ebanghelyo kung saan nagsimula ang kwento ng relasyon ni Kristo at ni Andres na kanyang alagad. Ang buong ebanghelyo natin ngayon ay hindi lang tungkol sa pagtawag kay Andres. Nandiyan si Pedro, nandiyan si Santiago, si Juan. Silang lahat ay tinawag ng Panginoon. At sila ay ginawang matapang ng Diyos upang sila ay makatugon sa tawag ng Panginoon. Biyaya ang katapangan. At paano natin matataglay ang katapangan na ito ng Panginoon kung nasa sa atin ang Espiritu Santo? Sapagkat ang Espiritu Santo ang magtuturo sa atin ng ginawa ng mga taong ito sa Ebanghelyo. Anong ginawa nila? Iniwan nila ang lahat para sa Panginoon. Kaya mo yun? Matapang ka? Kaya mo bang piliin araw-araw ang Panginoon? Sa kabila ng maraming inaalok ng mundong ito. Kaya nga tingnan ho natin, nagsimula sa kabutihan, natapos sa katapangan. Isang magandang paalala na sana araw-araw, huwag kang maduwag. Huwag kang magduwag magsabi ng totoo. Huwag kang maduwag na ipakita mo kung anong karunungan, talino, talento at anong kabutihan meron ka na pwedeng magsalba, na pwedeng magpabuti sa buhay ng iba. Huwag mong ipagdamot. Kaya sa araw na ito mga kapatid, sa pagtatapos ng buwan ng Nobyembre, sa tulong ng panalangin, halimbawa ni San Andres, sana tayo rin mga kapatid, hanggat tayo ay nabubuhay pa sa mundong ito, huwag nating hayaan na talunin tayo ng isang matinding takot. Takot na tayo ay hindi maintindihan, na hindi tayo matanggap, na hindi tayo kayang mahalin ng iba. Araw-araw, tinatawag ka ng Panginoon kagaya ng pagtawag niya kay Andres at sa iba pang alagad. Tinatawag ka ng Panginoon na mabuhay ka sa paggawa ng kabutihan dahil ito ang tunay na katapangan. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, maraming maraming salamat sa bawat pagkakataon na ipinapaalala mo sa aming hindi kami dapat maduwag at matakot, lalong-lalo na kung ito ay ang pagpili namin sa iyong katotohanan, sa iyong kabutihan.
Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng pangamba, ang lahat ng pag-aalinlangan, takot sa isip, sa puso namin. Tulungan mo kami. Iligtas mo kami mula sa mga walang kabuluhang takot at pangambang nagpapahina at sumisira sa amin. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang Espiritong magpapaalala sa amin na ang tunay na katapangan ay nasa aming kabutihan.